Okay, so gagawa tayo ng video para i-assemble yung ating piece of Wi-Fi kit. So, unahin natin ang power supply at ang power cable. So, sa power supply natin, meron tayong yung first two screw dito. So, yun yung AC connection natin. And then, ignore nyo lang yung gitna. Ito yung negative and positive, papunta naman sa DC natin. So, yun. So, buksan nyo lang to. Make sure hindi nakasaksak po ang ating kable. So, ingat po tayo. Ako, ginagawa ko dito. Tinatanggal ko yung screw. Ng buo. Yan, yung dalawang yan. So, pagtanggal na yung dalawang yan, ginagawa ko naman sa wire, iniikot ko yan dito. So, yan. Iniikot ko sa ilalim. Ang kabila, ganun din. So, iniikot ko rin yan. So, ikot na natin. Saan ako ikinakabit dito? So, yan. So, para safe siya. So, nakaikot yung wire sa loob. Tsaka para matibay yung kapit. So, yun. So, meron na tayo dito. Okay. And then, dito, hindi ko na ikakabit yung ano ko, dahil wala akong extra. Pero, usually, nang kasama sa kit is yung power cable na 2.1mm jack. Kasi, yun naman talaga yung ginagamit natin sa customer. So, yun para dito. Okay. Basta, sundan nyo lang yung positive and negative nito. Ikakabit nyo dito sa positive. Sa positive at sa negative. Okay. So, skip natin yung part na yun since wala tayo yung nakalabas. Pero, syempre, dapat kinakabit yun. So, yun. At, turo natin yung pag-assemble dito. So, ito yung orange 5 PC natin. And then, yung SD card. So, dito sa likod, yung SD card nilalagay. Ito yung slot niya. So, tulak niya lang to. So, pag-click niya, okay na yan. Okay. And then, yung custom board na kasama ng kit. So, yun. Ito, ipinapatong lang to dito. So, dapat tapat na tapat siya. Walang labis, walang kulang. So, yun. Bilisan lang natin. And then, yung coin slot wire. So, dito. Ang usual na ginagamit ko ito. So, yung GPIO3. Dito natin sa parte na to. Guys, sundan natin yung diagram ha. So, baka magkamali tayo. Pwedeng madamage yung orange 5 PC nyo or kung ano naman yung ginagamit yung board. Or pwede rin ito rin yung masira, yung part natin. So, dapat tama yung kabit natin. Sundan natin ng tama yung ating diagram. So, ito ay 12 volts signal, yung white. Yung black is yung ground. So, yung kasunod niya is yung coin set. Make sure hindi nyo magagamit yung isa na 12 volts din dito. Kasi pag pinagdikit nyo yun sa coin set, tapos yung 12 volts, nagkamali kayo ng saksak. Pwedeng sumabog yung ano nyo, yung power supply or yung wire. Pwede maapektuhan yung device nyo. So, kailangan tama yung kabit nyo. Konting ingat sa parte na to. Dapat, bago nyo isaksak yung power supply, make sure to double check yung mga connection nyo kung tama. So, yan. Ito yung sa coin set natin. DuPont wire yung nasa kabilang dulo. Yung nasa kabilang dulo nyan, ganito yung tsura nya. So, yung JST 2.0. So, yun yung ilalagay dun sa likod ng coin slot. Ito. Yung part na to. So, ito sinample ko lang yung DuPont wire. So, normally naman, yung pinapadala kong wire is nandun na yung nakahinang na yung yung JST 2.0 sa kabilang dulo nito. So, yun yung nilalagay sa coin slot. So, pag yung behavior niya hindi tama, so, kunwari, lagi siyang hindi tumatanggap ng coin, pwede niyang baligtad rin to. Baka kasi baligtad yung settings niyo. Kasi yung part na red dito, mapapasin nyo nyo, yung tatamaan nito dapat is yung top part ng coin set natin. So, yung pinakataas niya. Yun yung mahalaga. Okay? So, dito yung LED natin. So, ito yung kasama ng kit. LED. So, walang tamang color code to. Iba-iba to ng kulay. So, kailangan i-timing nyo yung kulay. So, pagkasaksak nyo dito, and then, naka-insert mode, kung naka-red siya, baligtarin niya lang to.
kung tama naman na yung behavior, so hindi nyo na kailang palitan. So, yung ibang settings ng Piso Wi-Fi, yung mga software natin nga pala, mga guys, yung Piso Pi, tsaka yung LPB, naka-active high siya, yung settings para sa customer na to. Yung jumper pin natin dito ng NO and NC, ilipat nyo lang sa kabila, kung yun yung software nyo. So, kung naka-addo kayo and iWiFi, pwede naman sa kabila, balik nyo lang dito. And then, good na yun. Active low, GPIO pa rin, so hindi naman nababago yung settings natin sa so, GPIO 3, 5, and 7. So, ito. Dito yun. So, yung default para magamit yung 3, 5, and 7, dapat naka-on lahat to connect yung mga GPIO pins na yon sa ating custom board. So, pati yung ground and 5 volts natin. So, yun. So, yun yung nagsusupply din na parte dito. Okay? So, normally, ito lang naman yung connection natin dito sa parte na to. Yung coin wire, coin set, and LED. So, yun lang naman halos. And then, kung gusto nyo mag-add ng 12 volts SMD light, so, pwede naman dito, yun nga lang, passive to. So, lagi nakailaw siya. Pag kinabit nyo. So, pwede nyo lagyan siguro ng switch para to on off yung light. Para may control din kayo. So, yun. Sa version 3 natin, meron na tayong night light or yung another trigger for kung ano man yung gusto nyong trigger dun sa 12 volts. So, yun yung version 3. Since version 2 to, so walang trigger to. So, ganun pa rin siya. Passive pa rin lahat tong port na to. So, kung wala kayong power jack 2.1mm na jack, pwede nyo gamitin to. Make sure to follow lang yung ating polarity. So, positive to positive, yun, inulit ko lang din kanina, and negative to negative. So, pwede itong dalawang to kung wala kayong power jack. And then, yung USB LAN natin, so yung kasama nito, may tamang ayos siya eh, actually, sa software. Nalimutan ko lang kung dito yung Piso Pi sa may top part, pag Piso Pi dito sa may top part. LPB, dito sa baba. Hindi ko lang alam kung meron din siya, pero yung iba kasi namimili. Ang usual lang ADO at iWiFi dito sa gilid. So, yun siya. Okay. So, yan. Bali yun yung magiging connection nyo. And then, itong port na to dito nyo ikakabit yung may internet connection nyo. And then, dito naman sa part na to, sa USB LAN, dito nyo ikakabit yung access point nyo na gagamitin. So, yun. Pakita ko yung likod ng coin slot natin. So, yung kabilang dulo ng galing sa custom board, so, ito yun. Ito yung nagsusupply ng 12 volts and ground dito. Ito yung sa coin set sa likod. Yan. So, dito nakabit. Yung JST 2.0 pala natin, so, wala tayong actual color coding. So, basta lang tandaan nyo lagi, yung top part, kailangan nandun sa part ng sinabi ko kanina dito. Sundan nyo lang yung diagram natin. So, para hindi kayo magkamali. So, yun lang yung connection niya. Siyempre, pag okay na yan, titesting ninyo. Siyempre, pag titesting ninyo, hindi nyo ipayad yung ipatong to sa may metal part. So, may mga pyesa to. So, make sure na walang metal part yan na or yung pwedeng daluyan ng kuryente. So, para hindi mag-short yung ating board. So, yan. Yan lang yung connection niya. Then, pwede nyo nang isaksak yung power niya. So, ito palang saksak nito. Kung wala naman kayong ground na saksakan dun sa bahay nyo, pwede nyo nang tanggalin to. Putulin nyo to. Pwede naman tanggalin to. Part na to. So, ground lang naman to. So, yun lang. Basically, tapos na. So, yun na. Paalam. Maraming salamat po.